you should avoid yung slur. Maraming magagalit yan eh. Si balita ko kasi si Mayor Sara nag-react. Kasi ang hipon kasi is a slur sa Manila, ang hipon, parang maganda ang katawan pero ang mukha pangit. Yung Maynila kasi uso-uso eh. You know, but yung sensitivity ng tao. When you talk, lalo na mga ganon, ibang lugar, it's always sense and sensibility. Dili ka mo, huwag kayo, kaya dito mag-careful, kita dito marami tayo. Kaya kasasabi ko lang eh, mga dito mga lumad, Muslim, Christian, respeto, pati pakikisama. Do not demean or degrade anybody. As long as may tao, yung human being, you must make sure that yung dignity ng tao. Mag-react kasi yung... Ewan ko ang balita ko, nag-react daw si Vice Mayor Pulong. I do not blame him. Kasi pag ang nako, nandoon rin, baka masampal ko ba. Mayor, mahirap eh. O yung ganon. Lalo na yung babae. Mga babae may insulto. So may advice to, kasi saan ka pumunta, iwasan mo talaga yan. Dito, mabutit na lang, gano'n. Kung may mga Muslim doon, na babae. Mayor Sara, Mayor, suggested to have him as persona non grata. He even suggested council. Pagka gano'n, hindi ka na makabalik na Davao. I mean, nobody can really stop you from coming in or going out. Mm-hmm. But if you are declared a persona non grata, it simply means that the city does not welcome you. That you are not needed here. Eh, kung artista katapos ganun ang ano. I cannot blame the, I do not blame the Vice Mayor for reacting. Mahirap yan. Sabi ko nga, mabutit na lang. Ang the most sensitive dito sa mga ganun yung mga Muslim po. Pagka nagkamali, papatayin ito po. Lalo ng Davao. Be careful kasi mix ang kultura dito. May kultura ng Tagalog, kultura ng Bisaya, kultura ng Muslim, kultura ng Chinese of Lumad. As we, ang bagong generation, it's all mixed up in one subculture. May subculture ang mga tao dito. We do not say mga in-check, you know. We always say na Filipino, Chinese-descended Filipino. So, yung mga Chinese kasi dito, hindi mo natawagin in-check yan eh. We just call them Filipino. No, do not make any distinction. Area na yung party na yun, tapos narinig mo na sinabing hipon ang mga babae sa Davao. I may perhaps confront him. And ang problema nga yung bagaan rin kamay ko eh pagka ganun, lalo na sa mga babae. I'm trying to protect everybody here. When I protect everybody, it doesn't mean only the physical being. I protect their honor. Most especially sa mga lumad, irrespetuhan natin yan kasi sila yung original dito. The Muslims are way, way ahead of us here in Mindanao. Do not, kasi sabi ko, halo-halo ang kultura dito, nagsalisalin yung kultura ng Chinese, kultura ng Bisaya, kultura ng lumad. So tayong taga-Davao, alam na natin, we know how to handle. We do not make derogatory remark. It's slur yan eh, derogatory. And masama ang nangyari po, I do not blame them. I mean, ang nangyari ng ganun, I can perhaps, mahirap kasi ang ano ka ng reaksyon na masaktan yung tao. I-welcome yung papo ba siya if ever nang gusto? Well, pag ang city council yan eh, I cannot prevent the city council. If it's just a form of a resolution, hindi ko kontrolado yan. Unless it is an ordinance where I participate to sign it into law, but that does not include approving a resolution. That's the sense of the city council. Now you must remember that the city council is the representatives of the people, first and second districts. So kaya magsabi yan sila personal ng grata, it simply means that Davao City and the entire population does not want you. Ako naman sa kanya eh, I can always apologize and then maybe tingnan natin. Hindi naman tayo yung vindictive na we are a forgiving race.
lalo na tayo dito sa ito yung mga ano pangyayari ito, sabi ko sa inyo, huwag na, just take it easy. Pag may mali dito, mga businessmen, construction, gano'n, we do not pursue them to the ends of the world to harass. Kung may mali dito, o gano'n na simple na walang permit, gano'n, then we try to correct. O sige, gawain mo ito. Parang gano'n. I have reached the point na hindi ako naghahabol ng mali. Inahabol ko yung napapasubo paano ko tulungan.